salita ka ng salita dito, lubat ka na pala. So para kang tanga. Behind closed doors, I'm a fool for your love. What's up mga kabayaw ko dyan at good morning po sa inyo. At ang oras po ngayon natin is 3:16 AM ng madaling araw. Sabado po ngayon at sad to say, hindi pa po ako nakatulog. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nagkape ako kanina, 2 beses. Or talagang hindi lang talaga ako inaantok. Kasi ang dami kong kinabis. Shit. Hindi talaga ako makatulog ngayong araw. So, dahil sa hindi ako makatulog ngayon, mag-uusap na lang tayo at mag-a-advise kung ano yung pwede kong sabihin sa inyo at ituro kung paano po mag-start or mag-set up ng vlog nyo. Game? Okay? Okay ba tayo? But before that, ako po pala si Rolito Pinobles Jr., ang iyong lingkod. Junix at Vlog, Rolito Pinobles Jr., paki-subscribe, click the bell para updated po kayo sa mga susunod or notified po kayo sa mga susunod ko na video. Nakuha niya ba? Ha? Gusto mo, sundukan tayo. Joe, peace. Hey guys, bago pa lang po ako sa pagbablog ko ngayon at konti pa lang yung idea ko about sa pagbablog. Kaya kung may tuturo kayo sa akin o may maisasuggest o may masasabi, please sabihin niyo po sa akin kasi kailangan ko po yun. So now, bago tayo magsimula, tuturuan ko muna kayo kung paano ba mag-set up ng vlog mo. Or halimbawa, gagawa ka ng video ngayon, paano ka ba magsiset up? Alam mo ba? Hindi, tuturuan kita. Wait lang ha. May kukunin ako. Ito, kukunin ko. Ito, kukunin ko din. Ayun. Ito, kailangan ko din. Ito. Galing-galing ito. Ayun. Balik na tayo. Yun. Paano ba mag-set up ng vlog? Okay. Sa pagbablog, maraming klase ng pagbablog. Merong nagbablog na reaction. Merong nagbablog na frank. May nagbablog na parang pick-up lines. Ano ba yun? Make-up. Eating. Batting. Naliligo. Ganon. Merong nagbablog na marami. Ibang-ibang klase ng pagbablog ngayon. But, kung isa ka sa nagbablog nang nagkakaganito, yung kang hot. Kung isa ka sa mga nagbablog na hawak-hawak mo lang yung camera mo, tapos naka-face dyan sa mukha mo, kung isa ka doon, tuturuan po kita kung paano po mag-set up. Okay po ba? Ha? Yun. So, ituturo ko po sa'yo. Kung yung gamit nyo po is monopod, take note, ang monopod na to, binili ko lang po to dun sa bangketa. Alam niyo ba kung ilan to? 70 pesos lang po to. Okay? Kasi, hindi ko naman siya ginagamit pang selfie. Ginagamit ko siya para paghawak ko ng camera ko, okay siya. Hindi ako gaganon. Diba? So, ganun lang. Okay? So, pag nag-set up ka ng vlog mo, dapat kinoconsider mo dyan yung lining ng camera mo. Example, ganito. Dapat straight yon. Dapat naka-straight yung mukha mo nung lining sa background para hindi pangit tignan ng manunood. Game? Okay? Pero pasensya na po kayo ha kung sa mga pasensya na po kayo ha kung sa mga in-upload kong video ay hindi naka
align yung mga lining sa background ko. Kasi hindi ko na yun minamind minsan eh. Kasi nawawala yun sa akin. Pero okay lang. Ang importante naman, kung ano yung ginawa mo at kung ano yung naibigay mo sa manonood mo. Yun yung importante. Ito, baklang to. Ayun, game. So, sa pag-set up ng pag-vlog using to, you make sure na ito mahigpit. Ayan. Kasi pag hindi siya mahigpit, babagsak to. Tingnan nyo ha. Oh, see? So, you make sure dapat na mahigpit. Ito. Ayan. Then, ikaw na po bahala kung nakaganon or naka-straight lang siya. Ganon. Pero mas komportable ako kung nakaganon siya. Mas komportable ako hawakan. Ayan. Then, take note guys. Kung cellphone po ang gamit mo sa pagbablog, tuturuan ko po kayo ng tips kung paano po mag-vlog sa video using your phone na hindi po malikot yung camera. Ganito po yung technique ha. Paano ba? Nakaupo kasi ako. Yan. You make sure na itong kamay mo nakadikit siya dito. Ganyan, parang ganyan. Pwede mo to straight at ganun. Lalakad-lakad ka. Okay lang kung ka ganun-ganun ka. Saya-saya ka na. Joke. So, ganun. Then, pwede kang gumalaw. Basta wag mo siyang ilayo. Ito, wag mo siyang ilayo dito sa gilid mo. Para hindi siya medyo malikot. Parang, pag ganito kasi, okay. Lalo na pag sinabayan mo pa ng hawak dito, mas okay. Tapos lalakad-lakad ka na. Mas palapit. Ganon. Ano to? So, ganon po yung pag-set up. Kapag yung vlog mo is yung naglalakad. Naglalakad-lakad. Yung pagbablog mo is yung naglalakad ka. Yung ganon. Example, bago ka lang sa lugar na yon, tapos gusto mong ipakita sa mga viewers mo yung kagandahan ng view. So, ganon yun. Ah, hello po. Ito, ang ganda po ng view sa likod. Grabe po. Tingnan nyo, guys. Ganun, guys. Ganun, guys. Oh, see? So, marami po. Gets? Ayan. Then, pangalawa, paano naman po kung nakasteady lang. Example, ganyan. Nakasteady lang yung camera. Ano bang gamit mo dyan? Anong gagamitin mo para naka-steady lang yung camera? Diyan. Siyempre, hindi naman joystick daw. Hindi naman pwede monopod kasi hindi naman tatayo yan. No? Matutumbay. Hey, shit, di ba? Matutumbay yan. So, ang kailanganin mo is tripod. Tingnan nyo po sa pic. Tingnan nyo. Ganyan po yung tripod. Okay? So, bibili ka lang po nun. So, yung tripod na to, binili ko lang po to sa dito lang din po sa Calbayog City ng 290. Yung kagandahan niya po is whole set na po siya. Meron na po siyang ball head, meron na po siyang lalagyan ng cellphone katulad ng ganito. Ganyan. Then meron siya dito sa likod, yung tinatawag na ball head, hindi ko kung ball head ba ang tawag doon. Basta meron siyang adjustan dito na para mas pwede siya iikot, ganun, pwede siyang adjust, then pwede siya maganito. Ganyan. Noon. So, overall na po siya, parang nakaset na po siya, one set na po. Kaya, pumayag po akong bumili kaysa sa umorder sa Lazada. Gets? Ayun. So, kapag ipapakita ko po sa iyo yung video, ipapakita ko po sa iyo kung paano ko siya sineset up. Sad to say, kailangan ko kukunin yung cellphone na yan. Yung camera na yan. Okay. So, guys, at sabihin ko lang po sa inyo, yung gamit ko po sa vlog na to is cellphone ko lang. Okay? Kaya kukunin ko na siya. Huwag kang magagalit ha. Ayan. So, So, ayan guys. Kung titingnan nyo po, nag-iba na po yung angulo ng setup ko ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Yung ginamit ko na kasi ngayon is yung monopod ko.
Nilagyan ko lang siya ng nagisa gilid para mas pumantay siya ng konti. Pero hindi pa rin siya pantay. Pero okay lang yun. Okay? Saglit lang naman to eh. So ito po yung tinatawag na tripod. Or may tatlo po siyang paa. O hindi ko alam kung tawag dito. Pero mas kilala to sa tawag na gorilla pad. Alam niyo kung bakit? Kasi pwede siyang ganon. Pwede siyang ganito. Ganyan. See? Ayun. Then pwede mo siyang ilagay sa puno. Yan. Sa sanga ng puno. Lagay mo siya doon. Tapos ikot mo yan siya doon. Parang ganito. Tapos ibabakos mo yan dito. Ganon. Ganon. So parang ganun doon siya. Then ito po yung sinasabi ko sa inyo. Meron po siyang adjacent dito sa gilid. Ayan. Na para pwede siya umikot-ikot. Pwede siyang dumuko. Pwede siyang ganon. See? Then, meron na po siyang lalagyan. Na parang lalagyan ng foam. Example, ganito. Ayan. See? So ganyan na po siya. Then yung isa sa kagandahan nito, meron po siyang ganito. Then, pwede po siya matatanggal. Ayan o, matatanggal. Then, ang isa pa sa kagandahan nito, papakita ko po sa inyo, meron po siyang see, yung bubble na yan. Yan. Para mas lalong pumantay talaga yung pagkakasit up ng phone mo, dapat yung bubble na yan, nakapasok siya sa between the two line. Ito, kung nakikita mo yung dalawang linya na yan, dapat nakapasok dyan yung bubble para masasabi mo na yung setup ng phone mo is straight talaga. So yun po yung ibig sabihin nila. Okay? Hindi ko kung anong tawag dito, pero para sa mga panday or carpintero, ang tawag po nila dito is leveling o level, meaning pang pantay talaga siya. Nakuha nyo ba? Gets? So yun po yung gamit ha. So ang tawag po talaga nito is gorilla pad. Pwede mo siyang orderin sa Lazada, pero hindi ko na siya in-order kasi mayroon naman pala dito. Ayun. Yun. Ganon. So ayan. Then, balik na po tayo dito. So ayun mga bayaw. Balik na po tayo. Okay? Then, ang pangatlo ko naman pong ipapakita sa inyo ay yung nagbibigay liwanag sa mukha ko po ngayon. Sad to say, palubat na po siya. Okay? Actually, sasabihin ko na po sa inyo, kapag may magsiset up ka po ng vlog or yung mga gamit mo sa pagbablog using your phone, may sarili, mayroon ka dapat flashlight, yung ganon. Pero yung sa akin po, iba po to. Okay? Kasi sabi pa nga nila, kapag baguhan ka pa lang sa pagbablog, hindi mo kailangan ng mamamahaling gamit. So, hindi ko po yung kailangan. Kaya yung ginawa ko po, kasi wala akong nakitang flashlight na parang katulad sa kanila, wala ako nun. Kaya yung ginawa ko, bumili talaga ako ng literal na flashlight. Ito po siya, oh. Kukunin ko lang po, ha. Ayan. Ayan. Ito po siya. So, binili ko po siya ng 125 pesos. Then, tinanggal ko lang yung talagang unang anong una niyang parang housing. Then, pinutol-putol ko. Then, binalutan ko ng electrical tape. Para ito na lang po yung makikita. Actually, andito pa naman yung isang flashlight niya. Ayan o. Oh, ayan pa. Pero, ito naman yung importante. Para mas lumiwanag yung mukha ko. See? How effective. So, hindi po ako napamahal. Bali, nakamura po ako. Kasi, hindi ko naman kailangan din ng katulad sa kanila para lang mas maganda yung set up o mas maganda. Pareho lang naman yung magiging resulta eh. Diba? So, ito po yung unang mga kanyan. So, kita mo, nagkapiraso-piraso na siya. Kung itatanong mo din kung saan ko ginagamit to, ginagamit ko to para yung flashlight na to is malalagay ko dito sa tripod natin. So, ipapakita ko po sa imamaya ang picture. So, ganito po siya. Bali, ilalagay ko lang po siya dito. Gumawa na po ako ng sarili niyang lalagyan. Ayan. Then, kung makikita mo tong butas, bali, ilalagay ko po doon. Tapos,
iikot ko na po yung parang lalagyan ng cellphone, clip ang tawag na eh, ganon, then tatayo na po yan dyan sa gilid, so hindi na po siya malalaglag yon. So dahil sa hirap po kami at wala po talaga akong perang pambili ng mga gamit or accessories dyan para sa pagbablog ko, ang ginawa ko, gumawa na lang ako ng idea para, balit ko lang yung flashlight ko ha, para magkaroon ng magandang setup sa vlog na to or sa mga vlog ko. Lalo na kapag madilim. O diba nakatulong naman? So, yun po, isa po yun sa nakatulong sa akin. Then, again, yun na po, yun. Yun po yung mga pagsisetup. Yun po yung ginawa kong pagsisetup. Then, take note guys, wala po akong gamit na mic ngayon para sa vlog na to or sa mga vlog ko. Wala po akong ginagamit kasi wala pong bentang mic dito. So, kailangan mo siyang orderin sa Lazada o sa Shopee. Sad to say, 15 to 7 days pa. So, nag-order na ako noon. Walang nagre-reply. Kaya, maghihintay na lang din ako ng tamang tiyempo na pag meron na magre-reply. Gets? So, yun. Then, again, isa sa pinaka-importante kapag nag-set up ka ng vlog or kapag gagawa ka ng video or vlog mo using your phone, importante na dapat yung memory ng phone mo is bakante. O meaning, merong bakante. Example, 32 GB yung cellphone mo. Dapat at least kalahati dyan bakante. Para hindi ka mafu-full storage sa kalagitnaan ng vlog mo or sa kalagitnaan ng sa paggagawa mo ng video mo. Nagets? Then, isa din sa pinaka-importante ay yung battery ng phone mo. Kasi isa din yung sa problema. Lalo na kapag nag-setup ka ng ganito. Klaseng pag-vlog. Ganon. Nakatalikod. Bali, haharap ka dito. Pag nag-setup ka ng ganon, salita ka ng salita dito, lubat ka na pala. So, para kang tanga. So, dapat, isa dyan sa inintindi mo, yung battery ng phone mo. Kaya, advisable po sa inyo, sa mga gumagamit ng cellphone, is power bank. Gumamit po kayo, o bumili po kayo ng power bank. Actually, dalawa po yung power bank ko ngayon. Ito po, hiniram ko lang po sa kapatid ko. At itong isa naman, nakita ko po tong sira sa bahay ng ate ko. Kaya inayos ko na lang siya at ito po yung gamit ko ngayon. Ayan o, papunta po to dito sa cellphone na to. Okay? So, solar ano pala to? So, pwede ko siyang i-charge using solar. Pero hindi ko alam kung gumagana pa yung solar. Basta inayos ko lang yung sa loob niya para gumana pa siya. Sad to say, hindi niya kaya yung dalawang phone. Kasi pandalawahan talaga to eh. Ito isa, ito dalawa. Ayun. Tingnan ko nga kung palubat na. Ayun. So, 2 bar na lang po siya. 3 bar pala. Ayun, balik ko lang ha. So, advisable po. So, yun po yung mga importante kapag nag-set up ka ng vlog. Example, pagigising mo ng umaga, gumising ka na ng umaga, tapos nag-isip ka ng vlog, mahina na yung spot. Saan ko na ba tinilagay? Diyan na lang. Gigising ka ng umaga, tapos gagawa ka ng vlog, lalabas ka ng bahay mo, magsisimula ka na sa vlog mo. Before mo i-start o pindutin yung button na yan sa cellphone mo, make sure na naka-ready yung battery at yung storage. Yun yung pinaka-importante para hindi ka magmukhang tanga. Gagawa ka ng video dito, lubat ka na pala. Salita ka ng salita dito, lubat ka na pala. Okay? Gets? Ayun. Then guys, hindi mo kailangan gumastos ng malaki kapag nagsimula ka pa lang. Hindi mo kailangan. Ako, yung tripod ko, bumili ko lang siya ng 290, then monopod ko 70. Hindi po ako umabot ng 1,000
para lang makapag-vlog. Di po ako umabot ng 1,000 pesos para lang magkaroon ako ng sapat na gamit para makipag-start ako mag-vlog. So hindi ko po 'yun, hindi po ako umabot ng 1,000 pesos. Nasa 500 or 400 lang yata, hindi ko din alam. Basta nasa ganun lang. Okay. Ayun. Then guys, sasabihin ko din po sa inyo, yung ginagamit ko pong pang-edit is yung cellphone ko lang din po. Sa cellphone na din po ako nag-edit. Gamit po yung KineMaster at saka iMovie. Yun guys. So guys, tingnan niyo po yung mga nakalink sa baba na mga nakalink sa baba. Yung po yung ibang tutorial ko about sa pag-vlog ko, about how to remove watermark sa KineMaster, how to start vlog for beginners, ganun, mga tips and advice pag paggagawa ka na po ng vlog mo. Nagets mo ba 'yon? Ayun. Then guys, uulitin ko lang po, hindi mo po kailangan gumastos ng malaki para makapagsimula ka mag-vlog. Kahit paunti-unti lang, kahit kamay mo lang, kahit monopod lang magsimula ka na mag-vlog. Unang-una sa lahat, may sarili naman tong mic eh. Meron din tong flashlight, diba? So meaning, klaro ka na, di pwede ka na makapag-vlog. Hindi naman importante yung camera eh. Hindi naman importante yung mukha mo. Ang importante, kung ano yung makukuha ng manunood sa vlog mo. Kung ano yung sinasabi mo dyan. Kung ano yung naririnig nila. Yun yung importante. Gets? Then, take note, pag gagawa ka po ng vlog, dapat klaro yung boses mo. Dapat malinaw. Ako wala po akong mic ngayon. Pero I know na malinaw. Bakit? Kasi malinaw naman talaga yung mic ng cellphone ko eh. Aminado naman po ako doon. Okay? So guys, ganun lang po yun guys. Hindi mo po kailangan gumastos ng malaki para makapag-start ka na mag-vlog. Nag-ipon po ako lahat yung every week ko na allowance is 500, 300 lang po doon yung ginagastos ko. Yung 200 po, iniipon ko po yun para pambili ko ng gamit. Hanggang sa nakabili ako ng tripod, monopod, at saka hindi ko alam po ano pa yung nabili ko. Then, pagkatapos nyan, mag-iipon naman po ako para po sa flashlight and then microphone. Kasi gustong-gusto ko talaga magkaroon ng microphone para mas klaro at malinaw yung naririnig nyo kung ano yung sinasabi ko ngayon. Gets nyo ba yun, guys? Gets. Kuha nyo ba, guys? Kuha nyo. Balik nyo sa akin, na. Ayun, guys. So, that's all for today. And see you. Please subscribe me, Junix at Vlog Rulito Pinoblis Jr. Then click the bell para updated po kayo sa mga susunod na video.